So ayun, inyo sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video, mga kalinga at kabagis. No? So it's been a while, mga kalinga at kabagis, na hindi po tayo nakagawa ng reaction video. I think it's been 4 days at prior pa doon, mga kalinga at kabagis, ay paputol-putol din po ang ating reaction sa kalinga sa mga kadahilanan pong naging busy po, no? Si Jubilito TV Official sa ating trabaho at the same time po ay pan po tayo, nagpre-prepare po tayo sa ating paparating na bakasyon sa Pilipinas. So, naging busy tayo mga kalingap at kabagis kaya hindi tayo ganong nakakagawa ng reaction video. So, siguro sa susunod na reaction video natin ay nasa Pilipinas na tayo mga kalingap at kabagis, no? So, antabayanan nyo po at meron po tayong pupuntahan, no, mga kalingap at kabagis. Pag uwi po natin sa Pilipinas, meron po tayong papasyalan at yan po ang abangan ninyo, mga kalingap at kabagis, no? Ito yung nasa bucket list po natin na bilang isang kalingap reactors ay kailangan po nating kwan, may sakatuparan bilang pagtanaw na rin po ng utang na loob sa mga nagawa nila sa ating YouTube channel. So, antabayaran po nyo yan, mga kalingap at kabagis. Mag-a-upload po tayo at magbibigay po tayo ng update nyan pag tayo po ay nasa Pilipinas na. So, anyhow, mga kalingap at kabagis, no, for today's reaction video, gawa lang po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng opinion dito nga po sa pagbisita ni Kalinga Prab dito po sa kambal na Australiano pagkatapos po na sila po ay ma-feature sa KMGS ng GMA7 at marami po, no, mas lalo pong lumaki ang network para po sana matulungang mahanap ang matagal na po nilang nawawalang tatay, no, na kung saan ay mula po pagkabata ay ninais na nilang makakuan din po, maramdaman ang presensya ng kanilang tatay. At dito nga po sa pagkaka-feature sa kanya sa KMGS ay umasa po, no? Umasa po ang mga sumusuporta dito sa kambal na maparating, no? Maparating dito po sa kanyang tatay ang mensahe na meron pong dalawang anak na naghihintay diyan po sa Pilipinas para naman po makumpleto na po yung pagkatao po nung dalawang kambal. At dito nga sa pagbisita ni Kalinga Prab ay parang medyo napanghihinaan na po ng loob ang magkambal na ito, pero may mga kwan sila, eh. May mga priority po talaga sila sa buhay na kung saan ay hindi lamang po sa paghahanap ng kanilang tatay, pagkos ay yung ibang priority pa po nila sa mga tumulong at nagmahal, nag-aruga sa kanila dyan po sa Pilipinas, lalong-lalo na po ang kanyang nana, ang kanilang nanay, na priority pa rin po nilang matulungan, no, kung sila po ay makapagtatapos ng kanilang pag-aaral. Well, wag na po nating patagalin, mga kalingap at kabagis. Panoorin po natin yung interview po, follow-up interview ni Kalinga Prab pagkatapos po na ma-feature po ang magkambal na ito sa KMGS. So narito po yun, mga kalingap at kabagis. Panoorin po natin. Guys, kumustahin natin sila, no? Kasi nung nakaraan ay na-feature po sila sa KMGS. Wow! At ang daming nanood, ano? So palakpakan natin. Woo! Grabe guys, another achievement po natin to. Ang importante naman doon ay ano eh, mas lumawak yung mga kapanood sa kanilang dalawa. Panood siya ng napakaraming tao para yung makarating sa tatay niya at sa Australia na meron pala kayong kamag-anak doon na naghahanap. So ngayon, kumustahin namin kayo about doon. May update ba? Wala pa rin? Wala pa. Wala pa rin. So yun nga, mukhang... Pero kumusta kayo, na ano ba kayo? Nawawala na ba kayo ng pag-asa? Minsan po, ano, malungkot kami minsan, nag-usap kami ni Sautol ko.
Parang nawalan kayo ng pag-asa. Opo. Pero okay lang yan. Habang may buhay, may pag-asa, saka mga bata pa kayo. Ano? Ikaw bro, anong nasa isip mo na kahit ang dami ng ginawa natin, lahat na ginawa natin, more exposure, pero wala pa rin ano, message? Ganun lang po yung sinabi nyo, Tol. Minsan, naisip ko na, ano, na may pag-asa pa mag-gita o wala. Pero kahit anong mangyari, salamat tayo sa Panginoon. Ano? Grabe. Ang mahalaga po ay ano, matulungan nyo kami sa pag-aaral ng kapatid. Kasi pag ano, pag nakapagtapos ako sa pag-aaral, matulungan nyo yung mga ano, kapatid, pamilya po sa Davao. So, wala pa rin palang update sa kanilang hinahanap na matagal na ano, tatay. Saka dun sa KMJS, na-interview rin sila mama nyo, no? Opo. Anong sabi nila? Okay naman daw sila dun? Okay lang na sila. Okay naman? Opo. So, ano, balang araw, makaka-ano tayo sa Davao. Ano? Ngayon, na-interview naman kami, namin kayo, maliban dun sa KMJS, ano? Sa mga personal life nyo ba? So, yun nga, napanood nyo ba yung ano namin, mga vlog, nitong mga nakaraan, mga So, yun nga, mga kalingap at kabagis, no? Regarding nga po dito, sabi nga po, ay medyo parang napanghihinaan na po sila ng loob. Dahil nga po, talagang malaking kwan na yan, eh. Malaking media outlet na po ang nag-feature sa kanya dahil talagang sa kanila dahil buong mundo na po ang target ng pagkaka-feature sa kanila sa KMGS. Pero unfortunately ay parang wala pa po silang nare-receive na feedback kung ang kanilang tatay ba ay nandyan pa or sabihin na natin sa tagal ng panahon. Hindi po natin masasabi, no? Kasi wala tayong solid na nakikitang makapagsasabi na na-reach out na po yung tatay nila Kambal, and at the same time ay aware itong tatay na ito pong mga anak niya ay binatilyo na at naghahangad po na makompleto ang kanilang pagkatao by means of makita at makilala po ang kanilang tunay na amayin o yung kanilang pong biological father. Pero nakakatuwa lang, mga kalingap at kabagis, dahil syempre po yung focus nila ay nandun pa rin po, no, sa pag-aaral. At maraming salamat sa Team Kalingap, lalong-lalo na po dito po sa grupo ni Kalingap Rab, dahil nga po syempre ay napangakuan po itong magkambal na ito na sabihin na natin maging scholar, mapag-aral ng Team Kalingap. At pagsabi nga po, nakatapos ng pag-aaral, ay ang priority po ay matulungan yung nanay po nila na naiwan sa Davao. Biruin nyo yun, mga Kalingap at Kabagis. Although nangungulila itong magkambal na ito sa presensya ng kanilang tatay, pero nakapokus pa rin po sila sa kanilang goal, sa kanilang buhay, and at the same time, yung po ang kanilang pangako sa kanilang nanay na matulungan someday pag sila po ay nakapagtapos na at makakuha na ng mas sabihin po nating competitive at sabihin na nating fixed na trabaho na kung saan ay malaki po talaga ang maitutulong ng magiging achievement nila sa kanilang buhay pag nakatapos po sila sa kanilang pag-aaral. Hindi lamang po sa kanilang sarili, bagkos doon din po, no, sa nanay nila. At kung siswertihin, mga Kalingap at Kabagis, no, ay dito po sa kanilang tatay na matagal na po nilang hinahanap. And I do hope na one of these days, ika nga, ay makikita at makikipag-keep in touch din po ang tatay na magkambal na ito. So, ano sa tingin ninyo, mga Kalingap at Kabagis? May pag-asa ba? O ano po ang mensahe ninyo sa kambal? Huwag mawalan ng pag-asa or keep on fighting or mag-focus na lamang po sa kanilang pag-aaral at sa kanilang pagtatapos sa kanilang pag-aaral. Ilagay nyo po yan sa ating comment section. Pag-usapan po natin. So yun, mga Kalingap at Kabagis, muli maraming salamat talaga sa dulo po ng ating reaction video. Maiksi lamang po ngayong araw na ito ay nasamahan nyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host. So, may hindi pa po nakasubscribe sa channel kayo, Val Santos Matubang, at The Vlogs Kalingap Rab, well, malalag, no? Supportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, uli po, naglalambing din po ang inyong host. So, may hindi pa po nakasubscribe sa channel, Jubilito TV Official, ay pakihit naman po ang subscribe button
at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Ganun din po, paki-follow and like ang ating official FB page na may title pong Paksa ng Buhay, Aking Gabay. Ayan po, no? Mahaling apat gabay. So, nga dito lang, mahaling apat gabay. So, once again, this is Jubilito TV Official. Proud member po ng team ko, Kasat ng Karepa Year 2024. As I always say, mahaling apat gabay. Peace, God first. God bless po. Bye-bye!